Galing na tayo sa Luneta Hotel at sa bagong Mandarin Oriental Hotel sa Makati. Ngayon naman ay muli nating balikan ang Hotel de Oriente na ngayon ay inilipat na sa Las Casas, Filipinas de Acozar. Kaya kung mahilig ka sa history at nagustuhan mo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang bell icon para updated ka sa mga upcoming videos. Also, please subscribe to my second YouTube channel, ang Air Cinema, and Facebook kay YouTubero. If walls and roads and buildings could talk, those in Binondo would be busy telling stories about Chinese commerce and trade and the lives of its residents before, during, and after the Spanish colonial period. Napakayaman at napakaganda ng Maynila noon. Siguro isa kayo sa kagaya ko na nagsasabing kung hindi lang nagkaroon ng World War II, siguro ang ilang mga yaman ng Maynila o ng buong Pilipinas ay nasaksihan pa natin ngayon. Pero dahil sa hindi na natin sila naabutan, magsaliksik na nga lang tayo at alamin ang ilang kasaysayan na meron noon ang Maynila. Alam nyo ba na noong araw, merong isang luxury hotel sa Maynila? Ang Hotel de Oriente sa Binondo. Itinuring na unang luxury hotel ito sa Maynila at ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay nanatili sa Room 22 sa hotel na ito nang siya ay dumating sa Pilipinas mula sa Hong Kong noong June 26, 1892. Itinayo noong 1889 ni Don Manuel Perez Marquette at nakatayo ang Hotel de Oriente sa isang lote na dating inuukupahan ng pabrika de puros. Dinisenyo ito ng isang Spanish architect na nagngangalang Juan Jose Huervas y Arismendi at may kabuo ang tatlong palapag na may 83 rooms, kumpleto sa ceiling fan at may kuryente. Ang harap ng Hotel de Oriente noon ay ang dating Plaza Calderon de la Barca, na ngayon ay Plaza Lorenzo Ruiz, katabi ng La Insular Cigar at Cigarette Factory. Sadly, the Hotel de Oriente was destroyed during the Battle of Manila, but a replica was created on Las Casas Filipinas de Acozar to commemorate the country's first luxury hotel. The interiors are not the original, but it's nevertheless breathtaking. A convention center that could hold 1,000 people. It was even used in the recent ASEAN meeting. Before it was destroyed by the war, Hotel de Oriente served as the office of the Philippine Constabulary. It was later the home of American Circulating Library, Official Gazette, and the Commercial Museum.
Alright guys, so magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay araw ng Monday, July 25, 2022. And nandito nga tayo sa Las Casas, Pilipinas de Acuzar. So nandito tayo para ipakita ko sa inyo kung saan itong Hotel de Oriente na dating nasa Binondo. And so mag-aalas 12 na ng tanghali and kakarating lang namin. And unahin muna natin itong Hotel de Oriente and then tomorrow magtutour tayo. Titin ko lang itong Hotel de Oriente muna yung ipapakita ko sa inyo. So, mula sa Binondo, inilipat siya dito sa Las Casas, Filipinas de Acuzar, dito nga sa Bataan. Okay, so pinagdarasal ko na sana hindi umulan, sana maaraw para maganda yung pag-vlog natin. So, eto na. Maaraw na, walang ulan, pero grabe yung init, sobrang init. Tapos hindi pa ganun kaano yung hangin. Pero okay lang, ano? Ayan. So, huwag nyo muna akong tanungin, guys, ha, kung ano yung pangalan ng mga bahay na nandito sa loob. Huwag nyo muna akong tanungin kasi ito muna ang Hotel de Oriente ang ipapakita ko sa inyo. Ayan. Okay? So, lahat ito gagawin natin yan sa ating tour. Ayan, magbo-boat tayo dyan. Tapos, grabe na impress ako. Talagang ang gaganda ng mga bahay dito sa Las Casas, Filipinas de Acuzar. Parang ano, pagdating ko, pagpasok ko rito, wala, speechless lang ako, tapos nakanganga lang ako, nakatingin sa mga magagandang bahay na nandito. Ayan. Ayan na siya, guys, oh. Ayan. Grabe. Alam nyo yung ginagawa nating vlog every day, itong noon at ngayon, yung pagbabalik tanaw natin doon sa mga lumang photos, na imagine ko yung panahon na yon dito sa Las Casas, Pilipinas de Acuzar. Kasi kita nyo naman talagang babalik ka talaga sa nakaraan. Okay, so punta tayo doon, lapit tayo, tawid tayo dyan sa tulay. Okay, so dito, merong tranvia. Ayan, kita nyo, may riles, oh. Nakakatuwa naman. Ayan, oh, kita nyo yung riles. Nakakatuwa naman dito. Ayan, tapos dito meron silang jeep. Ayan, oh, jeepney. Pwede kayong sumakay dun sa mga lugar na pupuntahan ninyo. Ayan, yan libre yan, walang bayad. Okay? So Hotel de Oriente, grabe. Ayan, dito tayo sa may harap. Okay, so nandito tayo sa mismong likod. Umikot lang ako para makapunta tayo dun sa may harapan nitong Hotel
de Oriente. Okay, pasok tayo. Tingnan mo, may nakasulat. Pakitanggal lamang po ang ating sapin sa paa bago pumasok. Maraming salamat po. Tanggal muna tayo ng slipper. Wow, grabe. Ang ganda. Okay, so ulitin ko lang, ito yung Hotel de Oriente. Ganda, grabe. Pululaway ko. Diba, kita nyo, pintuan pa lang, oh. Oh. Pintuan pa lang, ulam na. Tsaka kita mo, lahat ng sulok ng Hotel de Oriente na ito. May detail. Kaya tayo sa taas. So, dahan-dahanin lang natin, ano. Tapos, hindi ako masyado makapagsalita kasi may music dito. Kaya i-off na lang natin yung audio. Okay? Wow, meron pa pala rito. Oh my gulay. Guys, nakakalula, grabe. Hindi ko inaasahan.
Ang laki ng lugar. Ayan. So dito, ito kasing lugar na ito, ulitin ko lang, convention center nila ito. Pang mga events. Ayan. Paano ba? Yung pala, kala ko di tulak, di ikot pala. Okay, so mula nga dito sa downtown Manila, I mean mula nga dito sa Las Casas de Filipinas de Acozar, nakita na natin itong Hotel de Oriente. Napasok na natin and talagang grabe. Nga lang talaga ako, wala akong masabi kasi napakaganda. Hindi ko ina-expect. Ayan, iba pala kapag nakita mo na siya ng personal. So happy ako na nakita natin itong Hotel de Oriente dito nga sa Las Casas, Filipinas de Acozar. So bukas, magtutour naman tayo dito sa Las Casas. Okay? Again, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito sa another episode ng Noon at Ngayon. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye everyone!